Now, most people throw away the pansans or bottle caps. But for someone like Zera Capilli, these bottle caps can go a long way. Let's find out more about this from Pia Bonalos. Joins us from Manila this morning. Good morning, Pia. Claire, upcycled accessories not only add a nice touch to an outfit, but they also make great conversation pieces. I am here in Sapin Sapin Tanzan Accessory with owner Zera Capilli to tell us about her collection. Good morning, Zera. Good morning. Hi, can you tell me first about Sapin Sapin Accessory? Paano to lahat nagsimula? Yung Sapin Sapin Accessories, nag-start siya. Naggawa ako ng mga pins. Tapos nakita ko siya parang dun sa isang movie, parang dun ko siya na-come up din. Parang nakasali din ako dun sa isang environmental organization. Tapos, nagtuturo kami tungkol sa waste segregation. Parang dun din siya nag-open up na mag-reuse ako ng mga materials kagaya ng Tansan. Ang maganda kasi with your Tansan, di ba usually, I mean, you discard them, pero ikaw, you get to make all these nice crafts with them. Paano ka gumagawa, nag-iisip ng mga design na nilalagay mo dito? Usually, yung mga designs ko kasi parang yung mga doodle. Tsaka gusto ko yung parang colorful, tsaka yung parang playful para mas attractive siya tignan. Have you always been into crafts? Ever since bata ka ba, mahilig ka ng mag-drawing or mag-kumuha ng mga lumang bagay, tas gagawing bago? Parang ngayon ko lang siya na-discover kasi yun nga, parang sumali ako dun sa nag-volunteer ako dun sa environmental organization. Tapos dun parang nag-start ako mag-drawing, tapos nag-practice din ako ng mga different doodles, yun. Mm-hmm. Tapos yun. Yung mga bottle crowns ba, madami ba siyang, how much ba nito yung nag-contribute sa trash? Did you learn anything about that and those environmental things that you joined? Ang naalala ko, parang pang-third siya dun sa list nung sa mga waste na... Wow! Kasi yung parang pinaka-first, plastics, tapos cigarette butts, tapos yung mga metal or bottle caps. Wow, okay. So malaking tulong sa environment, but in the same way, and they're also very cute. So meron kang mga paper clips. Can you tell me about the other products that you have? First, yung mga gamit, yung mga bottle caps. Meron akong necklace. Yan. Different design din siya. Every design is unique. Tas back-to-back designs din. Ah, that's so pretty. Yeah, and you have your necklaces and of course the clips and then clips. Meron ka pa. Ito, meron din akong pin for bags or pwede rin siya sa damit. Tapos ito, meron din siyang lock para hindi siya kagad matanggal. Okay, that's nice. And also kasi like you mentioned sa bags or sa outfits, kapag paulit ito yung bag mo or yung outfit mo, lagyan mo lang ng konting pins, it'll all look totally different. Pero from the crowns, meron nag-expand ka na rin into these para sa mga wooden blocks. Can you tell me about this naman? This naman, mga wooden blocks, yung parang pang kids na mga blocks binubuo-buo. Tapos parang ginawan ko na lang din ng mga iba't ibang shape para makaka-come up ako ng iba't ibang characters. Ito, necklace din. Necklace naman siya. Sige, let's show them how we could wear it. Yan, it's so pretty. And kasi syempre, you want your accessories to always be unique. And these are very playful. Alam mo, there are just some days, especially for the summer, di ba? Bagay na bagay yung mga gantong mga accessories. There you go. It's so pretty. What, anong ginagamit mo para i-paint yung mga items mo? Ang usually na ginagamit ko is acrylic. Mm-hmm. Kasi water-based siya. Tapos, meron din ako nilalagay na gloss para kahit mabasa siya, okay pa din siya. Hindi siya para matatanggal yung paint. Oh, yun kasi yung parang pinaka-worry ko. Kasi, like for example, for these bottle caps, very intricate yung pagkakagawa mo and very light yung pagkakapaint. So, iniisip ko, baka naman matanggal siya. Is there a special way of taking care of it para alam ko na matagal ko siyang magagamit? Lang, parang pagkatapos gamitin, parang i-rub na lang ng cloth. Mm-hmm. Para, pero pag nabasa naman siya, hindi naman siya kagad na matatanggal. So yun, parang lang. Konting punas, and then kahit naman, okay, that's a good news na, it could last long as well. Do you have any tips para dun sa mga ibang, because you're really young, how old are you?
23. See, you're just 23. Do you have any tips for other young entrepreneurs who also want to start a business tapos hindi nila alam kung paano mag-umpisa? Yung katulad dun sa akin, parang ginawa ko lang kung ano yung gusto ko. Parang love what you do. Tapos dapat open ka din sa mga failures kasi kasama siya sa business. Sa ano din, sa buhay din, di ba, kailangan balance na mayroong failure tapos mayroon din mga blessings ka na tatanggap. And parang kailangan ng lakas ng loob saka ng faith pag gusto mong maka-come up ng business na ganito. Saka tiwala lang din dun sa product na binibenta. What encourages you to keep on going? I mean, of course, your products are very nice. I'm sure a lot of people would buy it. Pero what encourages you na sige lang, tuloy-tuloy lang tong business ko? Sa business, kasi yun nga, parang pinuperso ko dito, yung gusto ko, handmade siya. Yes. And then, the same time, yung mga reused materials, parang mabibigyan ko siya ng parang mali-level up yung reused materials. Di lang nila iisipin na, ay, paano lang to, basura, ganyan. Parang yun, parang dun ako nag-grow para gawa ng mga iba't ibang products. And definitely, they translate very well in all your accessories. Thank you so much, Zara. Thank you po. There you have it. For those of you who are interested in all these pretty accessories, which I think are so perfect for the summer, you know where to go. Sapin-sapin Tanzan Accessories. Claire Amelin.